Hello everyone, mabuhay! This is Gizel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maganda. Maganda kayong lahat. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng mga video. At sa mga bago kong subscribers, sa mga returning viewers, thank you po sa suporta. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkikita ng very sikat na designer, Dubai-based Michael Cinco at Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese. Ano nga ba ang dahilan ng pagkikita nila? Si Michael Cinco nga ba ang magdi-design ng gown niya sa finals or sa prelims o magdi-design ng wardrobe niya sa Miss Universe 2022 competition? Ano nga ba ang aking hanash or ano nga ba ang aking insight about sa pag-gown ni Mr. Michael Cinco? Oh yes, 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 bonggang-bongga, Michael Cinco is in the house, talaga lang naman, at nagpe-picture-picture pa talaga siya with Celeste Cortese. Pinapakita na nila na si Michael Cinco ay ang isa siguro sa magdadamit. Hindi ako sure kung sa finals or sa prelims or whatsoever event, basta magdadamit sa kanya si Michael Cinco, kasi bakit sila magkikita kung wala namang gagawin? Hindi naman pa pwedeng picture-picture lang. Busy tao yung Michael Cinco at busy din naman sa training si Miss Celeste Cortese. So, hint lang ito or mga palabas or mga pasabog na si Michael Cinco nga ang gagawa ng isa sa mga gowns ni Miss Celeste Cortese. Ngayon, ang ganda ng mga obra ni Michael Cinco simula nung kay Pia Wurzbach sa pag-turnover niya ng corona kay Miss Iris Mitener. Ang galing ng kanyang aqua blue. Ano ba tawag dito? Royal blue ball gown. Nakakaloka yun. One of the best gown na ng Miss Universe sa pag-turnover. Yun. Isa talaga sa the best yun. Then, dinamitan din niya si Miss Iris Mitener. Oh, di ba? Nakakaloka. Red naman yung kanyang dinamit at isa rin sa magaganda, bongga, ball gown din itong ginawa niya. Pagkatapos, Miss Andrea Mesa, Miss Universe 2021. 2021 ba siya? 2020. Ano ba pinagsasabi ko? Miss Andrea Mesa, Miss Universe 2020 sa kanyang maroon ba ang tawag doon? Or... basta, hindi ko alam kung anong kulay. Basta, pamaroon ang kanyang ball gown din. Nakakaloka. Lahat ng ginawa ni Mr. Michael Cinco, napakaganda. Magandang ball gown. Dinamitan din niya si Miss Nuba Stevens ng nung kasalukuyang sasali sana siya. Sasali? Sumali siya sa Miss Universe. Pero naligwak yung lola niyo kasi may nagkaroon ng issue. Ang problema ko lang kay Mr. Michael Cinco, kung gumawa siya ng fitted gown o kaya flowy gown, hindi masyadong bongga. Di ko alam kung bakit mas bongga at mas magaling siya sa mga ball gown, sa mga extra gown. Nakakaloka mga... may basa, may mga extra-extra. Ang galing-galing niyang gumawa. Talented niyang gumawa ng mga ganong klaseng gown. Tapos, tumatatak sa utak mo yung mga ginawa niyang mga gowns. Kasi nga, ang bongga talaga. Pero yung mga fitted, mga beaded, or flowy gown, minsan lang ako makakita ng magaganda sa kanya. Ginawan din niya si Miss L. Smith ng Miss USA ng 2021 ng gown, pero hindi ni-execute ang mabuti ni Miss L. Smith. Kinain siya ng gown. Ang ganda sana ng gown. Ang ganda sana ng gown, pero wala, ligwak. Kumbaga, nilamon si Miss L. Smith ng gown. Para hindi niya napanindigan isuot yung gown. Napakaganda pa naman sana. Kakaiba yung kulay, di ba? Blue. Pero, sana ganun. Pero sana pag dinamitan niya si Miss Celeste Cortese, kung sakasakali man, di ba? Hindi ako sigurado kasi kung anong klaseng o kung saan siya magdadamit kay Celeste Cortese. Sana yung fitted o kaya flowy. Ayoko ng ball gown para kay Celeste. Pero medyo may pagka-conservative kasi itong si Mr. Michael Cinco. Ang gaganda talaga ng mga obra niya. Nagpipicture out sa mga utak ko, di ba?
may medyo pagka-conservative yung mga gowns niya. Kaya gustong-gusto ko. Kaya hindi makikita yung mga tattoos ni Celeste na sobrang dami. Pero ano, may isa akong nagustuhan na gown na sinuot ng isang Dollywood actress. Dollywood ha, hindi Bollywood or hindi Hollywood. Dollywood actress na si Sonia Bansal. Ang ganda. O, pakita ko sa inyo. Ang ganda ng gown. Talagang captivating, mesmerizing. Mapapaano ko talaga, wow. Mapapaganon ka sa eksena. Tapos ano pang pinagsasabi ko? Dinamitan din niya si Miss Iris Metener at saka si Miss Orvashi ng India doon sa ano, sa Miss Universe 2021. Siya din ang nagdamit, Mr. Michael Cinco. Apakaganda yung kay Orvashi. Maganda din yung kay ano, kay Iris Metener, lalo na nung nagpa-picture sila ni Miss Universe Harnas Sandu. Miss Universe 2021, kakaloka. Bongga, ang gandang ganon. Sana sana maulit o kay Celeste. Baga, ayoko kasi ng ballgown kay Celeste. Para siyang na gumukhang lumang babae o lumang tao, di ba? Nag-disagree na naman yung mga aso at hindi ko hawak ang mundo, hindi ko sila mapipigilan. At saka guys, may gusto akong gown na ginawa ni Mr. Michael Cinco kay Pia Wurtzbach, yung black gown. Ipakita ko na lang sa eksena dito. Ang ganda niyan. Sana ano ganyan, pero hindi kasi siya mahilig sa ano, yung kumikinang-kinang super beaded na gown. Ewan ko, hindi ko alam, basta hindi bihirang makita sa mga gown niya talaga yung mga super kumikislap, super daring, medyo conservative nga talaga yung ano niya, yung eksena. Pero may nagsasabi mga pageant fans na pag Michael Cinco daw ang dumadmit sa isang Miss Universe na kandidata ay naliliguwak. Actually, yes, marami siyang naliguwak, pero para sa akin depende po yun sa girls na nagdadala. Si Miss Canada ng 2018, ang ganda ng ganyang gown, 'di ba? Ball gown, may eksena, may mga patrail pa yung kanyang gown, 'di ba? Napakabongga, pero hindi pumasok sa top 5. Kasi ano, siguro kahit bongga pa yung gown niya, nadala na naman niya ng maayos. Ang problema, siguro nakaset na talaga yung top 5 kaya hindi na talaga siya ano, isiningit doon. Naset na ng Miss Universe kung sino ba talaga ang top 5. Kasi nga hindi umeksena ng bonggang-bongga sa longgang competition si Miss South Africa. Natalisod-talisod pa siya pero still pasok pa din. So ibig sabihin, nakaset na talaga yung top 5 simula pa ng pageant, yung finals night. Alam na nila kung sino yung magiging top 5. So kahit ano pang tumbling ni Miss Canada doon sa pagpalampaso sa kanila sa gown, wala na. Nakaset na talaga. Kaya ganun. Tapos si Miss Nova Stevens naman, kaya hindi siya nakapasok kasi sa pag-attitude. alam naman, winner lang niya si Miss Romania. Kaya at saka overconfident yung lola mo at tapos aktivista. So, sino ba ang organization ang gugustuhin lahat na lang ng mga nangyayari sa mundo ay meron siyang hanash? O, diba? So, hindi mo talaga siya ipapasok. Then, isa pang sinuotan niya ay si Miss... Sino nga ba ito? Elle Smith. Ang ganda ng gown na pinasuot sa kanya. Ang problema, nilamon si Miss Elle Smith ng gown. At talagang... siguro, nakaset na rin talaga yung top 5. So, kahit anong eksena pa siguro ni Elle Smith sa pagwagayway ng gown niya, wala talaga mangyayari. Pero to be fair, naligwak talaga siya doon sa ano, sa gown competition si Miss Elle Smith kasi hindi masyadong bongga yung ano, yung basta na-outshine talaga siya ng ibang kandidata, o di ba? Parang ganun lang 'yun. So, hindi ibig sabihin na once na dinamitan ni Mr. Michael Cinco ang isang girl or Miss Universe contestant ay hindi na makakapasok or maliligwak na. Hindi naman, depende pa rin yun sa girl, di ba? Depende sa sa magdadala ng kanyang gown. At saka depende yun sa quality ng girls kung pang top 5 nga ba or pang winner nga ba. O di ba? Si Miss Celeste Cortese, pang top 5 nga ba o pang winner? O sige, kayo na ang bahala ang mahumusga kung pang top 5 nga ba o pang winner si Miss Celeste Cortese kahit anong gown ang dadalhin niya.
Ayan guys, ang ayon ba kayo na si Mr. Michael Cinco ang gagawa ng gown ni Miss Celeste Cortese, or may gusto kayong ibang designer na mas kabog pa or mas azaring pa? Kasi nga itong si Miss Celeste Cortese ay ang ganda talaga pag sinuotan mo ng mga sexy, daring na gown, kasi lumalabas ang totoo niyang kurba. Kaya comment down below kayo guys. Mag-usap-usap tayo sa comment section kung pabor or ligwa kayo kay Mr. Michael Cinco na gagawa ng gown ni Miss Celeste Cortese. Maraming salamat guys sa mga nanonood sa akin, at meron akong pakunting pa-shoutout. At sina-shoutout ko pala yung mga tumulong sa akin at nakipag-cooperate doon sa aking birthday surprise kay Mama Sam, kay Mr. Attorney Batman, thank you. Kay Miss Carol Jane Eason, thank you so much. Kay Romnick Malco, at saka sa kanyang YouTube channel guys, subscribe po kayo sa kanya. Kay Mr. Romnick Malco, ano nyo na lang, i-search nyo na lang sa YouTube. Kay Mars Julie Mondragon, thank you so much. Kahit na gahol, go ka pa rin. Salamat ng marami. Kay Mr. Ray Mark Pacaldo, Hera G, thank you so much sa pagba-unlock. Miss Jenaline Napaton, salamat. Grabe, nag-recite-recite talaga siya. And Sedi Ryan Matugas, na may pa-corona pa talaga, thank you so much sa pagba-unlock. Kay Ma'am Henrietta Soledad, grabe, thank you so much sa effort at saka laging pagpapanood sa amin ni Mama Sam. Kay Jaber, thank you so much. Mr. Glenn Pascual, maraming salamat. Adrian and partner niya, thank you so much. Carl ng TikTok, maraming salamat. Tinulungan ako ni RJ para ma-reach out ko siya para makapag ano din siya, makapag-greet. Mr. Rodel Namaya ng Maistong Gala PH, thank you so much. Kuragan Karag, maraming salamat talaga. Tapos pinaghandaan mo talaga yung pagbati. Mars Jesser Kilatan, thank you as always. Ace Evans, nag-effort, nag-costume ng Naruto. O, diba? May pa-costume pa yung lola mo. Mr. Dennis Coronel, thank you so much. Alvin Fortuna, sir, thank you so much. Mr. RJ Ignacio, thank you so much. Maraming tulong sa akin si Mr. RJ Ignacio talaga. Kay Rabia Mateo, maraming salamat kay Rabia Mateo. At pinaunlakan mo ang request ni RJ at ko. Nabatiin si Mama Sam, maraming salamat. At syempre po sa best friend po ni Mama Sam, Miss Arona LB, the beautiful, the flawless. Nakakaloka. Hindi ko siya ma-describe. Napakaganda niyang tao. Napakabuti niyang kaibigan. Napakabongga niyang best friend. Sana all my best friend na Rona LB. Thank you so much guys. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart for cooperation and lahat, pakikisali at pakikipag ano ko kasi ang kulit, kaya ganon, nagpasa sila ng mga video. Pero maraming talagang salamat. Na-appreciate ko po lahat ng ginawa niyo, at na-appreciate din naman ni Mama Sam yung ginawa natin. Maraming salamat. And this has been Giselle Ortega. Hanggang sa muli, paalam.